Oy, Dabarkaj! Oo! Ito nga! Subscribe, click the bell, and... No judgments. Loading real stories to like, love, and share. Wherever you are, it's time to connect. Bawal Judgmental. Brought to you by TNT. Nasa sa'yo yan. Efficacent Oil. RC Cola. And Lazmall. 99 Big Brand Sale. Mula Batales hanggang Hulo, pati na ang buong daigdig. Sabay-sabay nating i-connect ang mga kwento dito sa Bawal Judgmental! Hello, APT! Joey! Hi, Boss Joey! Okay, kumusta kayong lahat dyan? Okay, huwag na natin patagalin to. Team APT, sino ang unang co-connect today? Win-win! Ayun, may all access today ang ating Dabarkads Judge mula sa Gapan, Nueva Ecija. Kilalanin natin siya. Hi Dabarkads, my name is Lorenzo de Guzman. I'm 35 years old and I'm from Gapan City, Nueva Ecija. Wala po akong work ngayon dahil nagsara po yung milky shop na pinagtatrabuhan ko dahil po sa lockdown. Gusto ko po sanang sumali sa Super Serena kaso wala pa naman po kayo. Kaya dito muna po ako sa Bawal Judgmental. Charot! Seryoso po, fan po ako ng Bawal Judgmental. Kaya sisiguraduhin ko na matatimes 2 po ang 50,000 pesos. Na sa ganon, ipagpapatuloy ko ang pagpapatayo ng aming bahay na nasira ng Patyong Ulysses. Maraming salamat, Barber Cats! Ayun, game na hulaan ni Lorenzo Jaya Guzman ng Nueva Ecija. Jaya! Jaya! Ay, wow! Hi, Jaya! Nakulat na rin kami! Hindi ka prepared today, friend. Kamusta ka naman? Hello po. Kamusta ka, Jaya? Okay naman po sa ngayon at win-win. Ayun, narinig ko kanina, sabi mo gusto mong sumali ng Super Serena. Yan ba? Yan ba ang ano mo ngayon? Dahil gusto mong sumali. Jaya ba? Mali, friend. Nasa Bawal Judgmental tayo ngayon. Gusto ko lang malaman. Ano nang pinagkakabalahan mo today, Jaya? Sa ngayon po wala po, pero ang inaano ko po yung sa YouTube channel ko po, meron po akong YouTube channel. Anong channel yan? Anong name ng channel mo? Ayan, paki-subscribe po ako, Lorenzo channel po. Yan. At Jaya, nandyan din si Boss Joey. Kumustahin mo? Hello, Jaya. Yeah. Hello po, Tito Joey. Oy, pamangkin ba kita? Sabi ko na eh. Okay. Buti na lang hindi De Leon ang apelido mo. Hindi, Jaya De Leon. Tama. Ano ba yan? Teka muna, may tanong kami, Jaya. Tinatanong namin kung sa lahat na naglalaro. Judgmental ka ba? Hindi po ako judgmental, Kuya Joey. Naku. Ano ka? Kuya! Ano po? Ano? Bawal judgmental. True! Okay, basta tandaan mo, dapat maging henyo ka rin o henya sa pangingilates dahil yan ang magiging susi mo sa jackpot prize na up to 100,000 pieces. Wow! Jaya! Team APT, pakilala nyo na yung mga husga ni Jaya. Marami tayong matatanong pa rito mamaya. Yes! Yes, Kuya Joey! Kapatid kita. Okay. Gusto ko yun. Eh, ito na! Oh, ito na mga Dabar Cats! Nakikilatisin mo! Bang, bang, bang! Letrang A! Bang, 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 bang.
David Mercado Tubong Cagayan de Oro pero ani akaron sa Lucena City. Ali na maglipay ta dinhi sa Bawal Judgmental. Bang bang. Yes! Punta naman tayo sa letter B. Maayong hapon, Dabarcats! Ako si Teddy Sardua from Davao but now living and working in London. Tara na't magkwentuhan dito sa Bawal Judgmental. Oh, London ah! Oy, at sa letter C! Magandang tanghali mga Dabarcats! This is Liza Diño Seguerra, tubong Marikina pero taga Quezon City na. Love wins today! Dito sa Bulaga para kaya itaas natin ang ating magulay na bandera. Okay! Punta naman natin ang letter D! Magandang hapon, Dabarcats! My name is Rick Enriquez. Zoom in live here from the Tiger City of Mandaluyong. Stay safe! Yeah! At sa letter E! Mabuhay! Ako po si Remus Marker Barrio, nagmula sa City of Volunteerism along the City. At ngayon, nakatira sa shoe capital of the Philippines, Marikina. Huwag po kayong bibitaw kasi mas marami akong kwento sa inyo mamaya. Pero bawal ang judgmental, ha? Oh, ayan, Jaya! Connected na mga choices natin, kaya simulan na natin ang Round 1! Jaya, dito sa round 1, 2 out of 5. Dalawa lang pinadali na to ha. Dalawa lang ang hahanapin mong tama. Pero tatlo dyan, mali. Kaya, good luck girl. Okay, Jaya. Ito, tatlo, iiwasan mo yung tatlo. Dalawa lang ang tama. Jaya, apo. Ano sa tingin mo ang sagot? Para maiba lang tayo. Ano ang sagot sa tanong? Ano sa tingin mo yung tanong? Yung unang tanong. Sige na, palagay lang. Sino sa kanila ang nagkaroon ng girlfriend na yung pandemic? Ay! Oh, Lumalove life! Lumalove life! Hindi man lang nung kabataan o high school. Oh. Kundi ngayong pandemic. Ngayong pandemic. Talagang ngayong pandemic pa nag-girlfriend. Pero, eto talaga, ang tanong! No! Sino-sino sa kanila ang married for 5 years or more sa kanilang LGBTQ partner. Oh. Aha. Ayan. Ibig sabihin, nagkaroon ng wedding ceremony, union, or exchange of vows. Yun. Kaya, so, Jaya, ang mga pagpipilian mo ay... Sa letrang A, si David. Sa letter B naman, si Teddy. Sa letter C, si Liza. Di naman kaya sa letter D, si Jake. Or sa letter E, si Remus. Sa ngayon pa lang, alam kong mahihirapan ka. Kaya ngayon pa lang, meron kang 50,000 pieces, 50 million. Pero, Jaya, eto yan. Bawat maling sagot, may katumbas na halaga. Si MJ na pala? Meron. Si MJ magsasabi niyan kasi hindi ko kayang sabihin eh.
eto na Jaya. Meron diyang minus 10,000 pieces. Ha, sabi ko sa inyo. Ay nako, meron din diyang minus 15,000 pieces. Sabi ko sa inyo. Uy, Jaya, eto pa. Meron siyang minus 20,000 pieces. Sabi ko sa'yo. Jaya, galingan mo. Kaya ano, Jaya? Jaya, protect your money. Pili na ng dalawa. Ang pipiliin ko ay si letter C. Letter C. Letter C. Letter C. Si Lisa. At si Lisa. Letter E. Si Remus. Ba't sila napili mo? Letter E. Letter E. Letter E. Si Remus. Remus nga, oo. Bakit si letter C at letter E ang napili mo, Jaya? Si letter C, parang kasi nabasa ko yung ano niya sa isang ano. Parang napunood ko yung ano niya sa YouTube. Parang nakita ko siya. Napanood mo siya sa YouTube. Siya ba talaga yun? Ba? Mga ilang taon mo nang napanood sa YouTube niya? Ang daming tao sa YouTube. Nag-YouTube yan eh. Sa bakit nag-YouTube to si Jaya. O si letter E naman, ano naman ang pinagbasehan mo sa kanya, si Remus? Si letter E, sobrang seryoso. Saka parang nadala niya ako sa smile niya. Ay! Grabe! Sa smile, nakuha. Mabilis ka palang madala, ha? Ikaw, Jaya, ha? Ayan, seryoso tayo ha, hindi to charot-charot. Ang pinili mo, Jaya, ay si letter C at si letter E. Wala ka na ba planong magpalit pa? Is that your final judgment? Final judgment. Ang bilis! Bilis! Jaya, ang hindi nyo napili ay sina letter A. David, log out muna. Uh-huh. Letter pa? B, si Teddy, log out muna. Sama ako! Diyan ka lang. At si letter D, si Jake, log out muna. Ang mga napili mo naman ay sina letter C, Liza, at letter E, Remus. Una natin kausapin si letter C, si Liza. Agad? Yes. Ah, diwag na. Ayaw mo atay. Kausapin na natin. Dito na, ka na. Ikaw naman, no? Ito kasi siya yung unang pinili. Ito na agad kausapin natin. Okay. Aber. Hi. Hi, Liza. Hi. Pakilala, please. Ako si Liza Diño Seguerra at naniniwala ako sa kasabihan. Ice is love. And love is ice. Yay! Totoo. Ang tamis naman yun. Totoo. Nakakakilig yung kasabihan niya. Oy. Pero, ang tanong! No! Tama kaya na ikaw ang unang napusuan ni Jaya? Enjoy up to 90% off and free shipping, zero minimum spend nationwide, plus may Lazada bonus vouchers pa. Ay 50 pesos off sa bawat 500 pesos na bibilhin mo. Kaya collect the Lazada bonus daily from August 31 to September 11. Iscan nyo lang QR code para ma-download ang Lazada app. Now na! Ayan o! Yun, maraming salamat, Pauline and AK. Ayan, tuloy tayo. Liza, kasi ang hinahanap natin ay 5 years or more ng kasal. Sa kanyang LGBTQ partner. Yan. So Liza, paano naman nagsimula tong love life mo? Gaano katagal ka ng kasal muna? Right now, 7 years na kaming kasal ni Ice. We got married on December 8, 2014. So, yes. So, hindi ayun!
Gusto ko yung kinikilig pa rin siya. Mag-8 years married na sila. Totoo. Oh, paano naman nagsimula itong love life na to? Kwento mo naman sa amin, share naman. Nagsimula siya, mga bata pa kami, 4th year high school si Ice, ako 2nd year college. So, we go way back, nagkakilala kami dahil sa taping ng Rio Del Mar. Actually, nagkakilala kami dahil sa first boyfriend ko. So. Ay, ganun! Yun. May namuo pagkatapos nun. Oy, tapos, may connection agad. Yes, tapos natigil lang siya dahil at that time hindi pa ako ready. But 13 years after, ayun, nagkita kami ulit, nagkamabutihan. Tapos, and then, of course, you know, eto, we're married, happily married, and, you know, building a family. Ano wow. ang secret sa isang strong relationship and getting stronger pa? Dapat walang pride. Tapos, communication and support. Dapat fan ka ng partner mo. Dapat best friend ka rin niya. So, you have to be everything that your partner is looking for and vice versa. So, and that's how we are with Ice. We are each other's fans. So, we support each other kahit ano mangyari. And we embrace each other dun sa ano kami at kung ano yung hindi rin kami. So, with all the good and the bad. Pero ano yung mga challenges na nangyari naman? Yung first part ng marriage namin, syempre, ay hindi, actually nung naging kami, syempre, sino ba ako, di ba? You know, Ice is so well-loved by the public, you know, icon siya, child star, talagang minahal ng lahat. So, sino akong dadating sa buhay niya? So, maraming mga negative, maraming mga bashers before. So, I had to prove myself to the public as well dahil alam kong pinoprotektahan nila si Ice. And I need to prove to them that our love is real and it's really, you know, something that we both will fight for no matter what. So, and look at us, you know, 7 years after, we're still together, very, very strong and iba. You know, I've never been with a person that I know is the one and I know he feels the same way. Oo nga, no? Ang hirap pala na ang partner mo, sobrang sikat. Kasi syempre, yung fans, nagiging parte na ng relationship ninyo. Meron bang instances yeah. na parang susuko ka na? Yung susuko ka na sa pressure ng fans? Kasi, di ba? I'm yeah, sure binabash. Yeah, syempre, tao ka lang. Oo. Pero ano yung pinanghahawakan mo pag yung sa mga oras na parang gusto ko nang bumigay? Si Ice. And yung unang-unang naging protector ko is Ice. He is the one who made me feel that ilalaban natin to hanggang sa huli. You know, as long as we're true to ourselves. Before Ice came, I'm such a private person also. I don't share about my love life, ganun. Pero siguro kaya ako naging authentic, naging open yung relationship namin sa lahat is because he taught me how to be real. Yung magpakatotoo ka lang, makikita ng tao yung honesty mo, yung sincerity mo. At eventually, marirealize nila na what we have is really for keeps. Oh. Next! Yeah! Itago na sa baon. Kinikilig ako sa sarili kong sinasabi. Kung may ibibigay ka mensahe para kay Ice, go ahead. Love, we've been together for more than 7 years and, you know, parang bago pa rin. You know, kinikilig pa rin ako tuwing magkasama tayo. And I think it's because, you know, I always find something to love about you every day. And I always feel that. Kung saan man yung narating ng relationship natin, it's because of your support and your unconditional love for me. And you can be rest assured na sa mga gagawin mo pa in the future, I'll be there to support you. Behind you, beside you, and wrapping my arms around you. No! Oh, grabe. Napakaganda ng mensahe. Oo, thank you, Liza. Maraming salamat, Liza. Good luck sa inyo thank ni Ayos. Thank you. Ayun. Yan, sana tayo, friend. Grabe, Jaya, safe. Oo, pa Jaya. 50,000 mo. Galing mo doon, ha? Pero ano ba ngayon? Valentine's Day? Hindi. Parang kuno-kuno na all, no? Dito na, sana all. Dito na nga tayo sa letter B. Letter B, please log in. Ayan. Ay. Sige, pakilala ka.
Hello, Dabar Cards! Maayang hapon, ako si Teddy Sardua. Naniniwala ako sa kasabihang, kung hindi ako para sa kanya, kawawa naman siya. Charot! Talagang kawawa. Pero, ang tanong! Tama ba si Jaya na hindi ka pinili? Uy! Oh. Buti na lang! 20,000 sana yun, oh! Yung buti na. Kung hindi, lagas ka, Jaya, ng 20 mil! Oh. Ayun. Si Teddy. Teddy, ang hinahanap namin ay 5 years na kasal sa kanyang LGBTQ partner. Ikaw? 3 years po kaming kasal. Pero nasa abroad ka ngayon, hindi ba, Teddy? Andito po ako ngayon sa London. Nasa London. Yung partner mo ba is Filipino? He is German, but we're living together in London. Uy, saan kayo nagkakilala? Nagkakilala kami sa Germany, actually. Mahabang kwento. Sige, kailangan na kami makinig sa kwento. Maraming makinig. Yan yung picture. Ayun o. Ito yung kasal namin. Opo. So, I was in a 5-year relationship. Pero was on the rock. So I decided to travel to Italy. Ayun na nga. Tapos, ninakaw yung passport ko sa Milan. Ha? Paano na ka? Opo. Okay, mahal. Galang-gala ka, no? Oo, galang-gala ako. Tapos nung, ang ate ko kasi nasa Germany, tapos nag-apply ako ng bagong passport sa Rome. Mm-hmm. Eh, sabi ng embahada, I will give you 2 choices. It's either you wait for the passport here for 2 months or you go home to the Philippines. Sabi ko, ala? I'll stay here. Sabi ko. Siyempre! Siyempre! Sa Europe, walang susuko. Wala. So pumunta ako ng Germany to stay sa sister ko. Tapos doon, I opened a gay dating app. Tapos nag-message yung ex-boyfriend ko, ngayon husband ko na. Charot! Tapos, doon po, nag-start ang aming relationship. Wow, sa dating app, diba? Sa dating app. What are the percentage na yung masaswipe mo doon, yung mapapang-asawa mo pa? Pero ano ba yung naramdaman mo na nakapag-decide ka na siya na talaga yung para sa akin? Siya na yung papakasalan ko? Because I can be myself when I'm with him. Ganon. Tapos, nakikita ko yung sarili ko sa kanya, like, for so many years na parang itong taong to talagang seryoso. At saka sa bawat plans niya, I am always the center of his plans. Tapos saan kayo kinasal? Kinasal kami dito sa London. March 16, araw ng Davao yan. Tapos birthday din yan ng tatay ko. Tinaon ko talaga yan parang maging memorable. Ganon. Tapos after ng kasal, meron kaming celebration sa Germany para naman yung family ng asawa ko ay makapunta din sa isang castle. Ganun po. Ang ganda. Wow. Oo, message mo na lang sa partner mo. Andyan ba si partner? Nag-aantay siya actually, pero sabi niya mag-car wash muna siya. So pinalayas ko na. alam mo, Teddy, ang haba talaga ng buhok mo. Tuloy mo na yung message mo. Shatsi! Oh, Shatsi kasi is like treasure, my love yes. In German. Sige. Thank you so much for loving and accepting me for my childishness. Maraming salamat sa pagmamahal. Oh, nakakaintindi din naman siya ng Tagalog na slight. Maraming salamat sa pagmamahal at sa pag-aalaga sa akin. And sana ay magtagal pa tayo. Tiyan lang may ganun. I love you very much. Maraming salamat. Maraming salamat din, Teddy. Thank you, Teddy. Enjoy! Thank you! Parang feeling ko Valentine's na talaga. Yung totoo. Valentine's. Doon naman tayo, makichika. Kay letter A. Sabi ko sa iyo eh, Valentine's kaya Day ngayon eh. Kaya friend. Hindi lang natin alam yung kalendaryo eh. Oh. Login, please! Ayan. Hi! Hi! Pakilala!
Ako po si David Mercado at naniniwala sa kasabihan na you don't need the love of the entire world, you only need a few true people. Yan. Hi, David! Ay, ay hug naman masyado. Ano naman, nero talaga. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon naman sa'yo, David. Ang tanong! Sandali lang. Ibitin muna natin. Mamaya na ulit kayo makichika sa love stories ng iba pa. Ang kintending, at yung nabitin nyo. Ayun, mamaya madadama nyo. Pagpabalik ng Bawal Judgmental! Hi, number guys, click the subscribe and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads namin dito sa 8 Bulaga YouTube channel. Thank you, number guys. Anywhere you are, pwede kang makihula at manalo. North Caloocan City. Isabela City, Basilan. Sabita de Sacola. Siran Silin, Sulikar, Givar. 60,000 pieces. 85,000 pieces. 100,000 pieces. Pag-pursito na po ako. Maraming salamat po sa Itbulaga! Abangan lang sa commercial break kung paano maging next judge and win up to 100,000 pesos. Dito yan sa Bawal Judgmental. Balikan na natin ang matinding chikahan sa tanghalian, Team APT. Ay. Yes! Ay. Tuloy na natin yung nabiting nating love story! Ang tanong! No! Tama ba na hindi ka pinili ni Jaya? Oy, buti na lang! Kung hindi, minus 15,000 pieces! Jaya, ha? Jaya, buo pa. Buo pa rin ang 50,000 ni Jaya. Yan. At samantala, David, hi. Alagam siya. Bakit umiiba yung boses mo? Hindi ko alam kung bakit parang automatic nag-iiba boses mo. Married ka na? Yes po. Okay, layuan mo na. Hindi. Married ka na, ilang years na? But we've been together 6 years, but married 3 years lang po. 2018. Ikaw naman, saan ka kinasal? In Tagaytay. Dito lang po sa Pilipinas. It's a ceremony in Tagaytay. Meron dito sa Pilipinas? Yes po. There's a lot of, marami pong mga union ceremonies, parang exchange of vows in front of friends, witnesses, family. Ganun. Although hindi siya legally recognized as ng batas natin, pero para sa amin, especially sa amin ni Rye, it's enough sa amin na nandun yung aming family and friends na nag-witness sa aming vows, promises to each other. Which is yun ang oh, ayun. Any union is beautiful, oo. Pero nakailang relationship ka na ba? At paano mo napag-desisyon na eto, this is the one na for me? Ilang relationship? Babae o lalaki? Okay, pag-usapan natin lahat yan. David, nasa sayo yan. Sige, kwento mo na lang. I've had around mga 3 girlfriends before, but with guys, I've had mga 5 relationships before I finally settled down with Rye. Kailan dumating yung realization na okay, I'm done with this. Gusto ko pala yung na ano, nasa LGBTQ na rin, yung gusto mong asawa mo ngayon. Ah, paano ko na-realize na gusto ko talaga ng lalaki and wanted to settle down with a guy? I was actually going to get married dati with a girl. May praying for it, nagpaplano na kami. Uy, naging na, fiancé mo na. Oo, oh, parang ganun na rin. But I had to parang call it off. Magalit nga yung family sa akin and all that. But because alam ko sa sarili ko na hindi ako magiging masaya. Oh. Alam ko na kahit ipilit ko, it will be, kasi ang marriage, ang isang kasal, hindi yan siya, di ba, ceremony lang. That's a lifetime commitment. Yes. I know na ginagawa ko lang yun siya because of the pressure ng mga tao sa paligid. Ganun. Pero alam ko sa loob ko na hindi ako magiging masaya. But when I was with Rye, nung na-meet ko si Rye, no question about it. I was at peace and I was very, very happy.
So talaga na-feel mo sa sarili mo na masaya ka. Yes po. So paano mo in-explain to sa family mo? Ah, nung una, syempre mahirap because I grew up in a very conservative na family. So mahirap yun. Pero instead na ipilit ko sa kanila, ang ginawa namin ni Rye, mga ilang years coming together, pinakita lang namin sa kanila kung paano kami mamuhay, how we lived our life, na responsable kami. We're working our own jobs and we pay our own bills. We were independent. We live as good citizens. Ganun, responsible children to our family and sibling to our family and children to our parents. Dun, lumambot naman yung loob nila. Nakita nila na hindi naman pala ibig sabihin na nagpag-relasyon siya sa lalaki ay magiging masamang tao na siya. Hindi. So, dun, lumambot. And then, towards the end, tinanggap din ng mom ko. Yung sa family naman ni Rye, walang problema dun because sobrang, first time ko na-meet yung mom niya, bineso ako agad, sinabi niya, manugang! Ganun. Oo, itanggap ko agad, di ba? Ang sarap nun. At siya ba si Rye? Yes, nandito siya. Di ka. Si Rye. Hi, Rye. Hi! Hello po. Hi! Hi! Kumusta na ang pagiging married kay David for 3 years now? I'm super happy. Super happy. We've been living a good life. And everything is smooth and really going well. Oh, message siya isa't isa. Si Rye muna, message kay David. Ano ba? Yung sinabi ko sa vows ko sa kanya, I wrote a poem, no? Sa kanya sabi ko, sabay natin harapin ng puno, buong tapang at taas, no? Walang takot at taba, ang pusong sigurado. Dahil pagmamahal ang laging panalo. I will always be here for you, David. Oh. And I love you so much. Ay, grabe yun. Si David naman. Oh, David. Para nagbabawos lang sila ulit. Yes. Para ako nagbawos. Para nung reminisce na natin yung loving baby. So, go ahead, David. Thank you for letting me find my home with you, with your family, and thank you for loving me and my family as well. And thank you for showing me that our love is something that is true. Thank you for showing me that. Considering my background, you showed me that this is something that works and that is real and that is genuine. Maraming salamat. And I'll always be here to support you and to love you. I love you. Thank you, maraming, David and Rye. Congrats. And maraming salamat, David and Rye. And I wish you both happiness. Bakit parang may sakit? Hindi, sana mag-grow pa ang love ninyo and thank even you. Stronger. O, yan na, friend. Sana tayo. Ayan, dito na tayo sa isa pang pinili ni Jaya. Hi! Pakilala, hello, mga please. Pakilala. Hello, mga Dabber Cads. Ako si Remus Mark Carballo at naniniwala ako sa kasabihan na kung ayaw mong masira ang umaga mo, hindi sa tanghali ka gumising. Tama! Ayaw masira umaga mo, gumising ka sa gabi. Pero, ang tanong! Tama kaya ang desisyon ni Jaya na ikaw ang pinili, Remus? Minus 10,000 pieces. Okay lang yan, Jaya. Okay lang yun. May 40,000 pieces ka pa. Yes! Sorry, Remus, ikaw naman ay ilang taong ka nang kasal sa yung partner? Ayan, 3 years na kaming mag-asawa ng aking partner. Tapos 4 years na kaming together. Ayan, so total 4 years. Yun. Ayan po yung picture ng kasal namin. Is that in the Philippines? Saan yun? Sa Pilipinas? Yes, oo. Dito yun sa Pilipinas. Sa Quezon City lang. Oh, at ang gumawa nag-officiate. Ng... Nag-officiate? Oo, is pare. Tama ba? Yes, oo. Oh, pero hindi pa rin siya legal, LGBTS Christian right? Church. Yes, oo. Oh, hindi pa legal. Yun yung isa sa mga struggle at mga inaano namin ngayon.
bilang mag-asawa. Ever since we got married, nagkaroon kami ng mga masasabi natin parang discrimination na hinarap when we tried to apply for spouse benefits, SSS, ni-reject yung aming application kasi syempre kami nga naman ay LGBT couple. So ever since kami nagpakasal, we've been fighting for equal rights dito sa bansa natin. Pero Rem, di ba bago kayo mag-decide na magpakasal, magplano kung kailan, may naganap ba na parang yung mga pamamanhikan, mga ganon? Oo. Oh. No, we didn't have an official pamamanhikan. Pero naalala ko, pumunta ako sa bahay nila, yung birthday niya. At saka syempre, nung nag-deliver kami ng invitation sa parents niya, I made sure na I presented the invitation face-to-face. Sabi ko, nanay, tatay, punta po kayo, hindi pwede wala kayo dun. Tapos, hiningi ko yung kamay ng anak nila. Sabi ko, nanay, tatay, hiningi ko po yung... Ay, nakaka-emotional naman. Okay lang. Hindi ko po yung kamay ng anak nyo, papakasalan ko po. Umayag naman sila. May check lang ako. Uy, may check. Ano si Remus? Si Remus, nagpa-followan kami niyan sa Twitter. Alam niyo ba kung saan siya nag-propose ng wedding sa kanyang or ano? Sa kanyang loved one? Sa Manila Ocean Park. Ay? Oo, sa ilalim ng mga isda. Talaga? Oo! Napaka-romantic naman pala. Kinalkal ko lang yung Twitter niya kasi alam ko nagpa-followan kami. Wow! Kung ikaw naman lang, saan? Siguro sa loob talaga ng siya ng patin. Walang balyena. Paano yun? Sa loob? Congrats, Remus. Pagkatapos, Thank you, AK. Remus, anong pangalan ng partner mo? Rolenz, Rolenz. Si Rolenz, nandiyan ba siya? Nandito po siya sa tabi ko for moral support. Saan siya? Ay, boy, wala dyan, friend. Nasa loob ng screen, ay, friend. Sige nga, palimakita. Okay. Yan, hello. Ano naman yung naramdaman mo nung nag-propose sa'yo? Hindi ka ba nagdalawang isip noon? Hindi ka ba mag-no-know muna ako today? Di ba umarte? Oo. Ay isang buwan ko pong hindi na buhat yung buhok ko sa sobrang bigat. Lumangoy with the precious yung buhok. Sige. Hindi kasi sa totoo lang, very romantic din po to si Renz talaga. Mahilig po mang sorpresa. So sabi ko, kung magpo-propose ako sa kanya, kailangan yung masyashock siya, kailangan ano talaga, mababibigla siya. Pero although wala po akong fireworks na, ibig sabihin, wala nga po akong bouquet, wala akong romantic dinner, pero yung ano lang, simplicity po nung venue at simplicity nung aking proposal, I think nakuha ko naman po siya. Kaya, Ayun. Ngayon naman, gusto ko naman marinig yung mensahe sa Renz. Ayun, kapit lang lagi sa mga dating na pagsubok, huwag bibitaw sa kamay, malamad kita. Ayan. Siyempre, sasagutin mo naman yan, Remus. Okay. Marami tayong pinagdadaanan ngayon. Siyempre, dahil sa COVID, bagsak ang negosyo, marami tayong problema. Pero, kapit lang tayo. Times are hard, but we have to be stronger because also, yung love din naman natin for isa't isa is strong. Kailang bibitaw. Iginhawa pa tayo ulit, love. Magmahalan lang tayo ng tuloy-tuloy. Alaga natin ang isa't isa. I love you. Rems, gusto rin namin makikapit. Maraming salamat, Rems. And happiness. Thank you so much. Thank you, happiness thank for you. Both of you. Yun. Oh, si letter you. D pala dapat yun. Yan, ito si letter D. Si Jake. Jake, ilang taon ka nang married? 5 years po. Five years! At saan ka naman nagpakasal? Sa New Zealand po. Ba, bakit? Wow! Ang ganda ng New Zealand, ha? Pero bago, Pinoy new to ba? Eh. Pinoy ba yung partner mo? Yes, Pinoy po siya. Oo! Saan kayo nagkakilala? Sa Philippines or sa New Zealand? Dito po, sa Pilipinas. Sa isang ano po, online app. Dito kayo sa Pilipinas nagkakilala, pero bakit naisipan yung dun pa sa New Zealand magpakasal?
gusto po kasi namin talaga is yung legal. Ay. Pero ano naman... Kaya nagpunta po kami ng New Zealand. Oo, pero ano naman, paano nyo naman na-invite yung family? Siyempre, mahal din yung pagkasahe papunta ng New Zealand, di ba? Ayun nga lang po. So, lumipad po kami dalawa lang papunta ng New Zealand. Pero, bago po kami nagpunta doon, sinabi po namin talaga lahat sa... Sinabi po namin sa mama ko, tapos sinabi din po niya sa daddy niya, tsaka sa mga kamag-anak po namin. Kumusta naman ang married life? 5 years na? Yes! Masaya. Actually, we've been together for 12 years. Tapos, nung 2016, doon na kami nag-decide na magpakasal sa New Zealand. So, matagal na talaga. Sa inyo naman, syempre sa 12 years, may mga ups and downs. Yes. Ano naman ang sikreto ninyo para talagang napapanatili niyo yung masaya yung relationship? Oo, stronger. Ang naging problema po namin dati is 5 years po kami naging LDR, nag-long distance relationship po kami. Paano yun? Ang hirap nun ha, LDR. Tapos? Opo, kasi na-assign po siya sa Chicago. Tapos ako po, dito po ako nag-work sa Pilipinas. So I'll make it a point na after po ng show ko sa theater, pag uwi ko po ng bahay, mag-online po ako. Tapos doon nag-uusap po kami. Nagkaroon po kami ng isang time kapag uwi kami ng bahay, meron po kami isang time na magkakapag-usap. Napaka-importante po ng communication. Yes, and love takes effort din. Hindi pwedeng hayaan mo lang siya, di ba? You do things to make it grow. Anong name? John. John! Ay, dyan pala dyan si John. Ka ba? Andyan siya. Hi, John. Ayun si John, oh. Uy, hi. Hello. Hi, John. How is Jake as a partner? Si Jake, super, ano siya, super maalaga. Yan talaga ang hindi ko, ano mo yan, itong papalit. Ini-make sure niya talaga na kami, palaging may makakain, masarap magluto to. Kailangan yung matikman. Yan talaga. Baka naman. Kailangan yung anong putahe naman ang talagang nagpapatibay ng relasyon ninyo? Anong ang paborito kong niluluto niya yung sarsyadong tilapia. Wow. Effort. Jake, message mo naman. For John, mahal, maraming salamat sa araw-araw na sa patuloy na pagmamahal. Sobrang tagal na natin. Maraming salamat sa pag-intindi, maraming salamat sa pagmamahal na lagi mong binibigay para sa dalawa. Maraming salamat. You know. Thank you. Thank you, Jake. Grabe, salamat, naman. John and Jake. Nilalanggam na tayo dito sa AP. Grabe naman yun. Nag-iisip na si Jaya. Kung yung prize ba o love life na lang ba? Ay. Pero ano Jaya, po, may 40,000 pieces 40, ba si Jaya? 40,000 pa rin ang pera ni Jaya. Oh. So, tuloy na natin ang round 2! Dito sa round 2, bawal pa rin ang judgmental. Extra challenging pag kinakis dahil 1 versus 4 ang labanan. Kailangan mo lang, Jaya, na piliin ang the 1 para ma-times 2 ang pera mo. Kada mo ligtas ka na. Oy, ang 40,000 mo pwedeng maging 80,000 pieces. Pero Jaya, kapag hindi mo napili ang the 1, minus 10,000 pieces yan. Kaya naman Jaya, tandaan mo, protect your money. Okay, take your lucky pick to win 80,000 pieces! Eto na, Jaya! Ang hahanapin mo dito sa round 2 ay my couple tattoo. Hoy, couple tattoo. Hoy. May twinning na tattoo. Oo, ganun ba? Twinning. My couple tattoo. Jaya, it's judgment time with
Cheka! Yun! ang pipiliin ko ay si... Wait lang, Dela. wait lang. May check pa. Ayaw mo para ng check ako, Jaya. Para makatulong sa'yo, Jaya, makinig ka muna sa mga checka. Okay. Oo, oh, importante yan. Alam mo, si letter A yan, si David. Dahil siya isang singer and songwriter, kaya may twinning tattoo. Ah, pwede. You it. Si Ace! AK! May checka ka ba? Meron, siyempre! Ano yan? What? Malamang sa si Teddy yan sabi. Alam mo kasi yan, ang talino niyan. Oo. Valedictorian yan nung elementary at high school, kaya malamang, maraming tattoo yan. Lahat ng medalya na nilagay niya dyan. Kapag tattoo? Pwede. Ako hindi ako papatali sa chika ko. Hindi. Kasi si letter C, si Liza, alam nyo bang chef yan? Chef? Oo. Tapos may meron tattoo na sila, friend? Kapag tattoo? Pares, ah? Pagkain. Yung nandun, yung tattoo nila. Ganun. May pares. Guys, wala kayo dyan. Bakit? Oh. Mare, ano yung chika? Cheka. Pakiramdam ko si D. Bakit? Kasi imagine ko 7 years silang mag-jowa bago sila kinasal sa kusina. Ay, ganun friend. Kaya may tattoo. Pwede magtatato ng twinning. Ay! Bonding. Okay. Pwede yan, friend. Pero, sa tingin ko, si letter E. Si Remus. Siya yung may couple tattoo kasi naging grand winner din yan sa Mr. Pogi noong 2001 dito sa IP, Bulaga. Nagulat kayo, no? Yung pala yun. Okay, Jaya. Hanapin mo na ang the one. Ang pipiliin ko ay si letter C. Letter may iba ka ba? May iba ka pa bang letter, option? Letter C. Bakit? Bakit si letter C? Bakit si letter C? Kasi sila ni Ate Aiza. So, si Ate Aiza lagi may tattoo, nagpapatattoo. So, siguro nagpatattoo sila ng couple. Pwede. Is that your final judgment? Final judgment. Ay! Sigurado talaga si Jaya. Sige. Oh. Dito muna tayo kay letter D. Ang tanong! Tama ba na hindi ikaw ang duwa? Doon naman tayo sa letter B. Letter B. Ang tanong! No! Tama ba na hindi ikaw ang the one? Tayo sa letter... Letter A naman tayo. Letter A. Nako. Ang tanong! Tama ba na hindi ikaw ang... The One! Salamat, David! Thank you. Hala, naku! Dalawa na lang! Jaya!
yung pinili niyang letter C na sure na siya, letter C lang, at si letter E. Dalawa na lang ang natitira natin. Jaya, gusto mo pa bang magpalit? Ayaw mo na talaga. Ayaw, umiiling na. Ikaw ba, Jaya, mayroon kang the one? Ay, wala po. Wala akong the one. Oh. That too. Sige. Wala talaga. Di ba, Lijaya, dadating din yan? Pero, uulitin ko, ang natitira na lang natin si letter E at si letter C. Tingnan mo mabuti. Mag-stick ka ba sa letter C na pinili mo o gusto mong magpalit? Letter C, Ate Lisa. Baka kapatid pa pala ni Lisa. Letter C. Letter C talaga siya. Jaya! Is that your final judgment? Final judgment. Yan o. Sure na sure siya. Basta binigyan ka ng chance ni Wally Girl. Ang tanong! Tama ba na ikaw ang the one? Sabi na, minus 10,000 pieces. Okay lang, di bali 30,000 pieces pa naman yun. Oo, Jaya. So, yung pala. So, si letter E ang merong couple tattoo. Patingin. Amute. Halin tapat. Amute. Ano muna yung tattoo? Ano po yun? Initials naming mag-asawa. Ay, so kailan nyo pinatato yun? After wedding? Letter R. Saan na? Before wedding. Ay. Before. Saan nakalagay ito? Sa balikat. Thank you. Ayan. Lisa, thank you rin sa'yo. At congratulations. Hello, si Lisa. At congratulations sa'yo, Jaya. Dahil mag-uwi ka ng 30,000 pieces! May regalo ka pa mula sa Enriquez and Oil, kasama sa ginhawa. Akala ko talaga si Lisa rin sa hula. Oo. Oy, thank you sa mga virtual bisita natin ngayon na kinunek tayo sa kanilang mga love stories. Nakakakilig talaga. Sabi nga, love is a matter of choice. Bawat isa sa atin deserve magmahal ng tao magpapatibo ng ating puso at maghahatid sa atin. Okay. Love forever. Okay. But, siya ka pala, Jaya. Nahanap ka na namin ng dawan. Uy! Agad! Uy! Ang bilis ang din. Clue. Ang bilis. Nakadilaw siya ngayon. Baka si Wally yan kanina. Tinuro. Uy, dyan na lang muna. Uy, salamat sa lahat. Dyan lang kayo. Magbabalik pa ang... Bulaga! Salamat! Bawal Judgmental!